Itinuturing na last ecological frontier of the Philippines ang Palawan. Taong 1990 nang ideklara ito ng UNESCO bilang Man and Biosphere Reserve para mapangalagaan ang biodiversity ng probinsya. Ang Palawan ay binubuo ng 1,780 na isla. Sa hilagang bahagi nito, matatagpuan ang munisipyo ng Coron. Ang Coron ay kinikilala ng International Union for Conservation of Nature bilang isang community conserved area. Mahigpit na ipinatutupad dito ang mga patakaran at pamantayan sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang Kayangan Lake sa Coron ang tinaguri ang isa sa cleanest lake in Asia. Ipinagmamalaki rin ng probinsya ang naggagandahan nitong limestones. Talakitok, Tangige, Tulingan, Alumahan, yan daw yung ilan lamang sa mga uri ng isda na makukuha dito sa dagat sa Coron, Palawan. Tapos ang sabi sa akin ng mga mangingisda, kahit na 20 feet lang yung lalim ng tubig, may mga ganito na raw kalalaking isda kasi nga na-preserve talaga nila dito yung kanilang coral system. Kaya talagang napakayaman sa isda itong Coron, Palawan. At ngayon, sasamahan natin yung mga mangingisda na manguha ng mga isdang ito gamit ang baklad. Tara! Dahil mayaman sa katubigan ng Coron, isa sa pangunahing kabuhayan ng mga taga rito ang pangingisda. Ipapaikot nila ito doon sa baklad na sinetap nila. Tapos, hahanguin natin ito, iaarian natin ito. Hopefully, may makuha tayong maraming mga malalaking isda. Isa ang pagbabaklad sa paraan ng pangingisda ng mga taga-Coron. Yung ganitong uri ng pangingisda, sustainable ito kasi wala silang ginagamit na lason, wala silang ginagamit na pampasabog o yung mga dinamita, hindi rin nila sinisira yung mga corals doon sa ilalim. So, napapanatili yung ecosystem doon sa ilalim. Kaya naman, over many years, kahit na ilang beses na silang nagbaklad, ang dami pa rin nilang nakukuhang mga isda. Kasi hindi nasisira yung corals. Karaniwang tuwing pangatlong linggo, nagpapalit ng baklad ang mga taga rito para makakuha ng mas malalaking isda. Paano yan nakaangkla dun sa ilalim? Yung pinakapundinan din po sa ano, yung mga talit. Nakalaglag lang na din yan? Nakabilog lang po yan sa mga. Nakabilog. Hindi, wala kang nasisira talaga. Doon. Walo hanggang sampung tao ang isang grupo ng mga nagbabaklad dito. Gumagamit sila ng mas malaking bangka para mas stable ang paghango at may paglagyan ng kanilang mga huli. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Oh, mga bangus! Ay, hindi pala! Wala palang bangus mo! Ah, pagdating dito sa green, awat na! Gaya sa kantoran! Ay, ayun na! Hoy, nagtatalunan! Ang daming huli! Ano ba yung mga isdang yan? Lapis? At saka tulingan? Tulingan, lapis! Dabi! Puro mga tulingan at saka mga lapis ang nakuha. Pero ang lalaki! Ay, yung mga tulingan na nakikita ko lang sa grocery or ay, may alumahan! May alumahan o yung dilaw ang buntot! Alumahan yan! Saan natin ilagay yan? Isa ang tulingan o skipjack tuna sa isdang madalas mahuli sa baklad ng Coron. Ang tuna ay saltwater fish na may 11 klase. Isa ang tulingan sa pangkaraniwang tuna na mabibili sa mga palengke. Ang lalaki! Oy, quiet lang kayo. Mamaya lulutuin kayo. Ayun na, ayun na! Sus, ang dami! Kabog at! Ay! Kabog at!
sa puto? Ang dami pala. Ang daming tulingan! Naku, ang daming sinain nito. Saka mga lapis. Hindi na nagkasya doon sa lalagyanan natin. Siguro ang tansya nila dito sa mga nakuha natin, mga nasa mga 100 plus, almost 200 kilos. On a good day, mga 500 kilos daw ang nakukuha nila ng isda dito. Yung baklad kasi ay 3 weeks old na, kaya siyempre nakuhaan na nila na nakuhaan ng isda. Pero yung first week na sinasabit yung baklad, baka kuha sila ng mga 500 kilos. Kung gaano kalaki ang pangangalaga nila sa kapaligiran, ganito rin kalaki ang biyayang ibinabalik ng karagatan. Malaki pong tulong sa amin kasi kahit papaano nakakatulong sa pang-araw-araw, tapos nakakatulong din po sa estudyante ko na nag-aaral sa Puerto. Malaking tulong po. So pagkatapos naming mangisda, bumalik na kami ngayon dito sa Dalampasigan. Naluto na kagad nila yung lapis. May pugon kayo dyan? Grabe ay! Ay, ang init kuya. Akalain mo, kahuhuli pa lang, inihaw na kaagad. Oh my gosh! Uy, champion! Fresh na fresh! Ang sarap! Grabe! Ano sa usawa nito? Masarap isaw-saw to sa toyo. Grabe, fresh na fresh. Kaya yung mga mangingisda dito sa Coron, Palawan, talagang katuwang sila ng gobyerno para pangalagaan yung kanilang isla, yung kanilang tubig dito. Kasi imagine, dahil pinapangalagaan nila yung mga corals, yung marine ecosystem, ganito kalalaking isda yung nakukuha nila. Fresh na fresh, every day. Sarap! Ito yung nakuha nating isda doon sa baklad. Ang tawag dito ay queen fish or isdang lapis, kung tawagin nila dito sa Coron. At ang gagawin ni Chef para sa atin ngayon ay sweet and sour lapis. Okay, tara po. Iihawin muna ng bahagya ang isda para mas mabilis itong mabalatan at matanggalan ng kaliskis. Kapag nabalatan at natanggalan na ng kaliskis ang isda, pwede na itong i-debone o tanggalan ng tinik, pati na rin ng laman loob. Lalagyan ito ng kaunting cornstarch at ipiprito sa magkabilang bahagi ng 30 seconds. Kapag luto na, iahon na ito at itabi. Sunod namang gagawin ng sauce. Igigisa ang luya, sibuyas at bawang. Sunod na ihahalo ang green at red bell pepper, carrots at pipino. Saka ilagay ang pineapple chunks, ketchup, tomato sauce, paminta at asukal. Huling maglalagay ng kaunting tubig at suka. Maya-maya pa, pwede nang lantakan ang sweet and sour lapis. Simulan muna natin sa paggawa ng garnish. So ito ay oil, turmeric, at saka harina. Yes, ma'am. Yung harina yung actually gumagawa nung parang pinaka parang coral yung dating niya. Tapos kaya siya nagkakaroon ng butas-butas dahil doon sa bubbles. Yes, kaya luyang dilaw or turmeric ang ginamit dito para meron siyang natural yellowish na color. Pang garnish pa lang to, ha? Sige, pati yan. Sunod na ipiprito sa butter ang marinated tulingan. Malito ba ang finish na itong channel to? Okay na to. Apo. Basta mag-brown lang siya, okay na. Yes, ma'am. Kapag luto na, itabi muna ito. Sa parehong kawali, igisa ang bagyo beans, carrots at baby corn. Saka ito lagyan ng oyster sauce, seasoning, paminta, asukal, tubig at saka pigaan ng 3 kalamansi. At para lumapot ang sauce, lagyan ito ng cornstarch na tinunaw sa tubig.
Kapag luto na, ready na for plating at pwede nang tikman ng tuna a la pobre. Ang sarap ng sauce, ang sarap ng isda. Iba talaga kapag fresh na fresh. Sarap! Ito kaya anong lasa nito? Eh, okay din to ah. Kahit yung garnishing masarap. Hindi overpowering yung sauce. Talagang nakukomplement niya yung freshness ng isda. Tapos crunchy pa yung vegetables. Sarap! Tikman naman natin itong isdang lapis. Sweet and sour isdang lapis. Ang kagandahan dito, dinibone na ni chef. So, hindi na tayo mahihirapang kumain. Ay, sarap! Saktong-sakto lang yung tamis at saka yung asim.